Hello, what's up guys? Welcome back to our channel. This is Captain GB. Once again, ang iyong lingkod nga nakabaro. So today, ang pag-uusapan natin ay tungkol dito sa water and grease alarm system at kung anong purpose nito. Para sa lahat ng mga future marino natin, lalong-lalo na sa mga estudyante dyan, at least man lang magkakaroon kayo ng idea kung anong gamit itong water and grease alarm system. So ito guys, ang purpose nito ay monitoring to ng cargo holds natin. So pag yung mga cargo holds natin nagkakaroon ng tubig, automatic ito nag-alarm pag naaabot na yung sensor niya. Ang sensor kasi nito about 0.3 meters to yung 0.3 meters yung pre-alarm niya, tapos yung main alarm niya is about 2 meters as per SOLAS regulations. As you can see guys, nakikita niyo rito, ito sa Bodega 4 ngayon naka-alarm tong main alarm at saka yung pre-alarm niya, sapagkat yung Bodega 4 natin ay mayroong laman na tubig, may balas yon. So kung ito, makikita nito ang perfect tank ay naka-alarm din kasi may balas din yung perfect tank. So lahat ng Bodega from 1 to 7 meron yang water ingress alarm system. So ito, kung nakikita nito sa pre-alarm, itong kulay orange, pre-alarm ng cargo number 7, nakailaw siya kasi may naglilinis sa Bodega, siguro natamaan siya ang sensor doon, kaya nabasa, yeah, yun. Nagkaroon ng alarm. So, bago dumating ng puerto, make it sure guys, lalong-lalo na sa mga tropa natin na nasa barko na, make it sure na pagdating sa puerto, dapat wala mga alarms itong mga water ingress natin. Dahil, isa ito sa mga observations na magiging deficiencies natin pag nakita ito ng force control na may alarm. Okay? Pero bago ito guys, bago ito mag-alarma itong water ingress alarm system natin sa Bodega, unang-una mag-alarm na yung builds natin. May builds sa alarm din tayo, pero nandun sa ships office, iba naman yun. Ang ibig ko sabihin guys, tungkol dun sa 0.3 meters at saka sa 2 meters na sensor, yung sukat niya naman yun ay from tank top. So ito yung tank top, so dito yung 0.3 meters ng sensor niya, yung pre-alarm yun, tapos yung 2 meters, yun yung sa main alarm. So, usually guys, makikita natin itong mga sensors na to ay sa karatras ng Bodega o sa pupa o aft ng mga Bodega natin, yung mga sensors na kikita yan. So, itong mga water ingress na naman ito ay dinitesting din natin ito bago tayo maglo-loading. Or dito sa amin kasi, ginagawa kasi namin dito is weekly test to. So, sino-sino yung mga in charge sa pagtitesting ng water ingress alarm? Si electrician, si chipmate, at saka si boson. So, saan-saan makikita itong mga sensors na to, saan-saan ito banda itesting? Nandun sa lower stall ng Bodega, sa likod ng Bodega bali. Way of testing nito is, it's either magnet, at saka yung babasahin mismo yung sensor. So, yun lang guys, at least na ito. At least may idea lang kayo na lahat ng Bodega natin dapat merong water ingress alarm system. Monitoring yan kasi just in case lang naman na di natin alam, bumibiyahe tayo tapos biglang nagkaroon ng tubig yung Bodega natin. So ayan, at least may alarm system tayo. So pag nanotice nyo, lalo-lalo na sa mga duty officers, pag nanotice nila kasi na may nag-aalarma dito sa water ingress alarm system natin, of course, pinapatsik agad nila yung builds, pinapasunda. Tinatawagan sa chipmate o kaya si kapitan para may ma-inform at saka ayaw mag-inquire kayong kunting kaalaman. So ito na yun guys, water ingress alarm system. Thank you very much guys for watching this video and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Captain GBA, and follow our Facebook page, Captain GBA.